Alas 5.30 ng umaga, binabagtas ng isang bagong modelo ng SUV ang isang mahabang kalsada. Si Mikael Del Fuego, 19 anyos, nag-iisang anak ni Rafael at Miranda Del Fuego, ang may-ari ng isa sa pinakamatatag na construction firm sa bansa. Bata pa siya nang pumanaw ang kanyang ina, at mula noon ay ibinuhos na ni Rafael ang buong oras at pagmamahal sa trabaho at sa nag-iisang anak. Kaya naman lumaki ng gusto ang Del Fuego Constructions. Ngunit kahit gaano katagumpay ang matandang Del Fuego, hindi pa rin ito napigilan ang pagsapit ng kamatayan. Naaksidente si Rafael, nawala ng preno ang sinasakyan nito at nahulog sa bangin na naging dahilan ng pagkasawi nito. At may iwang ulilang lubos si Mikael. Isang buwan na rin ang nakakaraan nang mangyari ang trahedya at hindi pa rin ito matanggap ng binata. At ngayon nga ay kagagaling lang niya sa bahay ng kanyang tito Brian. As usual, pinayuhan siya nito na habang nag-aaral pa siya ay ito muna ang hahawak sa kumpanyang naiwan ng kanyang ama. Na kanya namang tinanggap, alam ni Mikael na kahit siya ay matalino, ay kulang pa ang kanyang karanasan para humawak ng negosyo. Idagdag pa na siya ay teenager lamang. Naisip niyang baka hindi siya seryosohin ng kanilang mga empleyado. Sa paglikong kurbada ng daan ay napakunot noo ang binata na hindi kumakagat ang preno sa kanyang pagtapak doon. Naalarma si Mikael. Paanong masisira ang kanyang preno ng ganon samantalang 2 araw pa lang ang lumilipas nang ipa-maintenance niya ito? Isa pa, bagong-bago ang kanyang sasakyan at kareregalo pa lamang ito ng ama bago ito pumanaw. Nang maalala niya ang ama ay kumudlit sa kanyang isipan ang naging sanhi ng kamatayan nito. Nawala ng preno ang sinasakyan nito na siya ngayong nangyayari sa kanya. Doon na niya na-realize ang lahat. Napamura siya ng malakas habang pinipilit imaniobra ang bumibilis pang sasakyan. Damn you! Ganito na lang ba ang kagustuhan mo makuha ang kayamanan namin para lang ubusin mo ang buong pamilya namin? Sigaw niya. Hindi ako mamamatay sa ganito lang. Isinusumpa ko. Hindi mo makukuha ang pinaghirapan ng aking ama. Pagbabayaran mong lahat ng kasalanan mo sa kanya. Isang malakas na tunog ng bumanggang bakal at nabasag na salamin ang gumulantang sa tahimik na umaga. Hilong-hilo na lumabas ng sasakyan si Mikael at nangihinang napaupo sa kalsada. Napatingin siya sa paligid. May mga bahay na malapit sa lugar na kinabanggaan niya ang nagbukas ng pinto. May mga taong lumabas. Baka sa mukha ng mga ito ang gulat, sanhi marahil na malakas na tunog ng kanyang pagkakabangga sa puno. Tulong! Tulungan niyo ako! Paghingi niya ng saklolo. Lumapit naman ang mga ito na karamihan ay may mga edad na. Kahit nahihilo ay nagtaka si Mikael kung bakit nilagpasan siya ng mga ito at dumiretso sa kanyang nagtayupi-yuping sasakyan. Wala na ho akong ibang kasama. Please, baka pwede niyo akong dalhin sa ospital. Pakiusap niya sa mga ito, ngunit tila walang narinig ang mga ito. Doon natuluyang naubos ang kanyang pasensya. Hinugot niya ang natitirang lakas, tumayo at lumapit sa mga ito. Pwede ho bang ako muna ang intindihin niyo? Please, dalhin niyo muna ako sa... Hindi na naituloy ni Mikael ang sasabihin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pinagkukumpulan ng mga taong iyon. Isang lalaking walang malay na nakaupo sa driver's seat ng kanyang Pajero, duguan at kamukhang kamukha niya. Tila lumobo ang ulo ni Mikael nang tumagkos ang isang lalaki sa kanya para saklulohan ang kanyang kamukha. Diyos ko, patay na ba ako? Nahintakutang na itanong sa sarili, ngunit hindi maaaring magkamali ang kanyang mga mata. Ang lalaking tinutulungan ng mga residente ay hindi maipagkakailang siya nga. Napaatras si Mikael. Hindi,
Hindi totoo ito. Tila maiiyak na sabi ng binata bago tumakbo palayo. Tulungan niyo ako. Kahit sino. Dad, please help me. Chloe, bumangon ka na nga dyan na tulungan mo ko dito sa ating mga pananim. Tawag ng isang matandang lalaki. Napakamot naman sa ulo niya ang dalaga, tsaka tamad na bumangon mula sa kanyang pagkakahiga sa kanyang kama. Ang aga-aga pa naman po, ulo! Pagdadahilan nito, may-ari ng isang maliit na farm ng mga gulay at prutas ang kanyang lolo Delphine. Iniwan siya ng kanyang mga magulang noong 5 taong gulang pa lamang siya at hindi na siya binalikan pa. Ang lolo na niya ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya simula noon. Mahal niya ito kahit papalagi siya nitong pinapagalitan dahil sa mga kapalpakan at katamaran niya. Ay naku ka namang bata ka. Magluto ka na nga lang ng almusal. Wala ka talagang alam pagdating sa mga halaman. Paano na lang kapag nawala na ako? Sinong magpapatakbo nitong farm? Naiiling na anas ng matanda. Bakit ka naman mawawala, lo? Mahaba pa ang buhay mo. Isa pa ay matututunan ko din yan balang araw. Anya, sabay patakbo palabas ng kanyang silid upang magtungo sa kusina. Narating nang hindi namamalayan ni Mikael ang bahay na iyon at hindi niya maintindihan kung bakit tila hinahatak siya patungo roon. Pumasok siya sa loob. Narinig niya ang boses ng isang matandang lalaki at isang babae sa loob ng isang kwarto. Nalapit sana siya upang makinig nang bumukas ang pinto at iluwal niyon ang isang magandang dalaga. Para siyang isang dagang na sukol. Ngunit nang maalala ni Mikael na kaluluwa na siya at hindi naman siya makikita nito, ay nakahinga siya ng maluwag. Dumiretso ang babae sa kusina. Wala sa sariling napasunod siya dito. Nagpunta siya sa kabilang bahagi ng lamesa katapat nito. Ang sabi nila, ang mga kaluluwa daw ay may kakayahang magparamdam sa mga buhay at kung minsan nga ay nagpapakita pa ang mga ito. At iyon ang gustong gawin ni Mikael. Sinubukan niyang hawakan ang sibuyas na nasa lamesa, ngunit tumagos lamang ang kamay niya. Inulit niya ngunit ganun pa rin. Pumikit ang binata at huminga ng malalim. Muli niyang sinubukang hawakan ng sibuyas. Itinutok ang buong konsentrasyon doon. At presto, nahawakan nga niya ito at bahagyang naiangat. Natigilan siya ng mahagip ng gilid ng kanyang mga mata na bahagyang lumulutang sa ere ang isang pirasong sibuyas. Bigla siyang napatingin doon, ngunit nakita niyang hindi naman ito nakalutang. Napangisi siya at napailing. Inaantok pa nga siguro siya kung ano-ano na ang nakikita niya eh. Muli siyang humarap sa lamesa upang magsimula ng maghanda ng almusal. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ni Chloe at hindi napigilang mapasigaw nang may makitang lalaki na nakatayo sa kabilang bahagi ng lamesa. Nakangiti ito sa kanya. Sino ka? Paano ka nakapasok dito sa bahay namin? Tanong niya. Bahagyang nagulat si Mikael. Nakikita mo ko? Tuwang tanong nito. Ano bang akala mo sa akin, bulag? Ganting tanong ni Chloe. Napatawa ang binata. Ah, wag mo na lang akong intindihin. Magluto ka lang. Tiyak kong gutom na ang lolo mo. Sabi naman nito. Napakunot noo ang dalaga. Nawala na ang takot niya dahil hindi naman ito mukhang masamang tao. In fact, gwapo at matangkad ang lalaking nasa harapan niya. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang magduda. Sino ka ba? Bakit ka andito? Bisita ka ba ni Lolo? Naniniyas at natanong niya. Hindi sumagot ang lalaki. Ngumiti lamang ito. Humakbang siya paatras at mabilis na tumalikod upang kuhanin ang kutsilyo sa may lababo. Ngunit sa kanyang pagharap ay wala na doon ang lalaki. Lumingon pa siya sa paligid, ngunit wala na talaga ito. Nagtataka man, ay inisip na lamang niya na baka bisita nga iyon ng kanyang lolo Delphine.
Nagpatuloy si Chloe sa pagluluto. Nagprito siya ng tuyo na paborito ng kanyang lolo at gulay habang hinihintay na maluto ang sinaing sa rice cooker. Simple lamang ang hinain niya sa hapag dahil mas gusto ng kanyang lolo ang mga ganong potahe. Madalang lamang silang kumain ng karne kahit pa may mga alaga silang manok. Para kasi sa kanila ay mas masarap pa rin ang gulay at isda kaysa sa mamantikang mga karne. At sa awa ng Diyos, kahit matanda na ang kanyang lolo Delphine ay malakas at matikas pa rin ang pangangatawan nito. At maging siya ay malusog rin at hindi nagkakasakit. Samantalang si Mikael ay hindi makapaniwala sa nangyari. Nagawa niyang magpakita sa babae. Marahil dahil na rin sa kagustuhan niyang hawakan ang sibuyas kanina. Sumilay ang ngiti sa labi ng binata. May umusbong na pag-asa sa puso nito. Magagamit niya ang bagong tuklas na kakayahan para pagbayarin ang taong nagkasala sa kanilang mag-ama. Nang matapos na magluto si Chloe ay lumabas siya upang tawagin ang kanyang lolo. Ngunit hindi niya ito makita sa likod bahay kung saan nandoon ang maliit nilang farm. Nagpunta siya sa harapan ng bahay at doon ay nakita niyang kausap nito ang tatlong may edad na lalaki na taga kabilang kanto lamang. Maya-maya ay umalis na rin ang mga ito. Bakit lo? May nangyari ba? Tanong niya nang makalapit sa kanya ang matanda. Napailing naman ito. Mayroon daw na aksidenteng binata dyan sa kabilang kanto. Nawalan daw ng preno ang sasakyan nito at bumangga sa malaki at matandang puno dyan sa may kabilang kanto. Malala raw ang lagay ng biktima. Mahabang paliwanag ng matanda. Napailing naman siya. Iba po kasi talaga ang mayayaman lo. Como may mga sasakyan na kala mo hari na sila ng kalsada. Anya, hindi naman tumugon ang matanda. Bagkus ay nauna itong pumasok kaysa sa kanya. Sumunod siya rito at nagtungo sa kusina. Ngunit natigilan siya nang may maalala. Lo, asa na po yung bisita ninyo? Tanong niya. Nagtataka siyang tinignan ng matanda. Bisita? Sino naman ang bibisita sa akin? Wala naman akong iniimbitahang pumunta dito. Naguguluhang umupo sa tabi ng kanyang lolo si Chloe. Hindi naman kasi pwede na magnanakaw iyon dahil wala naman itong kinuha sa kanila. Sigurado ding hindi siya namamalikmata dahil nakausap pa niya ito. Nakatapos na siyang maglinis sa kusina ay hindi pa din maalis sa kanyang isipan ang binatang nakita niya kanina. Puno pa din ng pagtataka ang kanyang isipan at hindi niya iyon maaaring isawalang bahala na lamang. At dahil nga doon ay nilibot niya ang buong bahay upang tignan kung may nawawala ba o nanakaw. Pero napagod lamang siya dahil wala namang nawala sa mga gamit nila. Umakyat na lamang siya sa kanyang silid upang mag-aral dahil ipapasok siya ng kanyang lolo Delphine sa kolehiyo sa darating na pasukan. Kailangan niyang maipasa ang entrance exam, hindi lang para makapasok sa university, kundi para makakuha na rin ng scholarship. Ang mga estudyante kasi sa eskwelahang iyon ay maaaring makapag-avail ng scholarship kapag nasa 90% ang nakuha nilang marka. Malaking tulong iyon para sa kanya dahil ayaw na niyang mahirapan pa ang kanyang mahal na lolo sa pagbabayad ng kanyang tuition fee. Matagal na rin niyang pangarap ang maging isang mahusay na doktor, lalo pa at gusto niyang tulungan ang kanyang lolo Delphine kapag nagkasakit ito. Napatalon siya sa gulat nang makita na naman niya ang binata, na nakahiga naman ngayon sa kanyang kama. Inabot niya ang meter stick na nasa lamesa niya at tinutok iyon sa lalaki. Paano ka nakapasok dito sa silid ko? Sino ka bang talaga at anong kailangan mo ha? Natatakot na niya ang tanong. Umupo naman ng maayos ang binata, sabay taas ng dalawa nitong kamay sa ere na para bang sumusukong kriminal. Hindi ako masamang tao, miss. I'm Mikael Del Fuego at sa pagkakaalam ko, ikaw lang ang nakakakita sa akin. Anito. Napakunot noo ang dalaga. Ang kakakita sa'yo? Bakit? Ano ka ba? Multo? Invisible? Dahan-dahang tumayo ang lalaki.
Napaatras siya ng marahan itong lumakad papalapit sa kanya. Kailangan ko ang tulong mo. Ako yung lalaking na aksidente kanina dyan sa may kabilang kanto. I need your help para mahuli ang taong gumawa nito sa akin. Nasisiraan ka na, no? Malakas na sabi ni Chloe sabay hampas ng meter stick sa lalaki. Ngunit sa kanyang panggigilalas ay tumagos lang ang hawak na pamatpat dito. Nanlalaki ang mga mata at nanginginig ang buong katawang nabitawan ng dalaga ang meter stick. Di yata't multo nga ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Nakaramdam ng panlalambot at pagkahilo si Chloe hanggang tuluyang magdilim ang kanyang paningin. Biglang kinabahan si Mikael na makitang nawalan ng malay ang babae. Mabilis siyang lumapit dito. Miss! Miss! Tawag niya rito habang marahang sinasampal ang mapupulang pisngi nito. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig na umungol ito. Thank you, Lord! Bulalas niya. Akala niya ay kung ano na ang nangyari dito. Saglit na natigilan ang binata ng masilayan sa ganong kalapit ang mukha ng dalaga. Napalunok siya. Alam niyang maganda ito. Pero higit pang lalong itong gumanda sa ganoong kalapit na distansya. Makinis ang mukha nito, mapupula ang mga labi, matangos ang ilong, malalantik ang mga pilik mata at maganda ang hugis ng may kakapalang kilay. May kung anong naguudyok sa kanyang hapulusin ang mamula-mula nitong pisngi, nang bigla siyang makarinig na nagmamadaling mga hakbang patungo sa silid. Nagising si Chloe dahil sa matapang na amoy na sumisiksik sa loob ng kanyang ilong. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang lolo Delphine na may hawak na isang bote ng isang herbal ointment. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala habang tinutulungan siya makaupo at sumandal sa may headboard ng kama. Anong nangyari, Lo? Tanong niya. Ako ang dapat na magtanong yan sa'yo, Apo. Nagmadali akong magpunta dito sa kwarto mo na makarinig ako ng malakas na kalabog. Tapos nakita na lang kitang nakahandusay dyan sa sahig. Anang matanda. Hindi siya makapagsalita dahil hindi niya alam kung guni-guni lamang ba niyang muli ang lalaking nakita niya kanina. Isa pa, ayaw din naman niyang mag-alala pa sa kanya ang kanyang lolo. Kaya naman sinabi na lamang niya na masama lamang ang pakiramdam at hindi na malayan na nakatulog na pala siya sa sahig. Alam niyang hindi naniniwala ang matanda sa kanyang alibay, ngunit pinili na lamang nitong hindi magsalita. Maya-maya ay lumabas na rin ang matanda sa kwarto para asikasuhin ang mga pananim. Siya naman ay nagtungo sa banyo. Naisip niya, dala siguro ng init ng panahon kaya kung ano-ano ang nakikita niya. Nakatulong naman ang malamig na tubig upang gisingin at pakalmahin ang kanyang katawan. Muli niyang naalala ang lalaki kanina. Sino kaya ito? Totoo kayang multo ito? At bakit nito sinasabing kailangan nito ang tulong niya? Naipilig niya ang ulo. Hindi totoo ang multo. Walang multo. Namamalikmata ka lang. Lahat na nakita mo kanina ay hindi totoo, Chloe. Pilit niyang pangungumbinsi sa sarili. Nagsisimula na kasing magtayuan ang kanyang mga balahibo sa naiisip. Mabilis niyang tinapos ang pagligo. Sa pagbukas niya ng kurtinang nakatabing sa banyo, ay napatili siya nang makitang nakatayo sa harapan niya ang lalaking estranghero. Mabilis niyang kinuha ang malaking tuwalya na nakasabit sa may kilid upang takpan ang kanyang katawan. Ano ka ba? Bastos! Sigaw niya. Nakatayo lang ang binata doon. Nakangiti ito na parabang nangaasar pa. Hindi ako bastos. Anito. Anyway, gusto ko lang humingi ng pasensya kung natakot kita kanina. Pwede mo namang gawin iyan sa oras na nakalabas na ako ng banyo. Namboboso ka lang yata eh! Inis na sabi niya. Nawala na ang lahat ng takot niya dahil sa inis. Napahigik-gik ang lalaki. Halata ba? Aba't tong bastos na to ah!
Gigil na sabi niya na hinampas ang lalaki. Ngunit kagaya ng nauna ay tumagos lang ang kamay niya. Oh, huwag ka nang magalit. Dapat nga proud ka pa eh. Maraming babae kang patatauubin dahil sa kaseksihan mo. Nang aasar na wika nito. Don't worry, secret lang natin yung nakita ko. Dugtong pa nito na kumindat pa. Napabuntong hininga si Chloe na tila nauubusan na ng pasensya. Hoy! Multong maniak! Pwede ba? Lumabas ka muna na makapagbihis naman ako. Anya. Nakangiting tumango ang lalaki at lumabas ng banyo. Nang makapagbihis ay galit siyang lumabas, samantalang komportable namang nakahiga lang sa kama niya ang lalaki. Pwede bang tigilan mo na ako? Sa espiritista ka pumunta at huwag sa akin. Anya. Unfortunately, wala akong kilalang espiritista. Isa pa ay nandyan ka naman eh. Bakit pa ako lalayo? Tugon nito. Tinapunan niya ito ng matalim na tingin at hindi na lang pinansin. Naupo siya sa kanyang upuan sa may study table upang mag-aral. Hinayaan lamang niya ang lalaking multo na humiga sa kanyang kama. Hindi na lamang niya ito iintindihin at magkukunwaring hindi ito nakikita. Ayaw niyang madawit sa kahit anong gulo dahil nag-aalala siya sa kanyang lolo Delphine. Matanda na ito at ayaw niya itong bigyan ng kahit anong problema na maaaring makaapekto dito. Matapos ang ilang minuto ay bumaba si Chloe upang maghanda ng hapunan. Sinundan naman siya ng binata at naupo lang sa may silya. Pinapanood siya nito habang pinapaikot-ikot ang sibuyas sa ere. Hindi pa rin niya ito pinansin at tahimik lamang na nagpatuloy sa pagluluto. Eksakto naman ang pagpasok ng kanyang lolo nang matapos siyang maghanda ng hapunan. Hindi pa din naman umaalis ang lalaki na ngayon ay nakalutang na sa ere, ilang dangkal lamang mula sa uluhan ng kanyang lolo. Nakatingin ito sa kanila na tila ba gusto ding sumalo sa kanilang maghapunan. Nakatapos ng maglinis ng pinagkainan si Chloe, ngunit hindi pa din siya nilulubayan ng multo na tahimik lamang na nakasunod sa kanya hanggang sa pagbalik niya sa kanyang silid. Diretso naman siya sa kanyang kama at nagtalukbong ng kumot mula ulo hanggang paa. Buo ang desisyon ng dalaga na huwag na itong pansinin. Siguradong magsasawa din ito sa kakasunod sa kanya at aalis rin ng kusa. Hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Naalimpungatan si Chloe nang may maramdaman siyang humahaplos sa kanyang buhok at pisngi. Inaantok man ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang maamong mukha ng binata. Good morning! Nakangiting bati nito sa kanya habang patuloy na hinahaplos ang kanyang buhok. Gumanti siya ng ngiti sa lalaki. Morning! Inaantok na tugon niya. Pipikit na sanang muli ang dalaga nang maalala na multo nga palang lalaking katabi dahilan ng biglaan niyang pagbangon at pagkakagising. Anong ginagawa mo? Malakas ang boses na tanong niya. Hindi naman sumagot ang lalaking multo. Tumayo ito at binuksan ang bintana dahilan ng pagtama ng sikat ng araw sa kanya at pagpasok ng malamig na hangin. Umaga na pala at mukhang tinanghali siya ng gising. Tumayo na siya at nagpunta sa banyo upang magbihis at maghilamos. Pagbaba niya ay nakahain na ang almusal. Naabutan pa niya ang kanyang lolo Delphine na naglalagay ng mainit na kape sa kanyang tasa. Binati niya ang matanda at naupo sa kanyang pwesto. Nakasunod naman sa kanya ang binata na naupo sa hamba ng bintana. Ngayon ang araw upang maghatid ng mga naani nating gulay sa kabilang bayan. Ako na lamang ang pupunta at magbabiyahe. Dito ka na lang muna para makapagpahinga. Tatlong araw akong mawawala. Kaya mo bang maiwan dito mag-isa? Anang matanda. Tumango naman siya. Kaya ko, Polo. Pero mas maganda siguro kung samahan ko na lang po kayo. Hindi na. Nakausap ka na si Pedring at pumayag na ito na samahan ako. Dito ka na lamang. Saad nito. Alam niya na kapag nakapagdesisyon na ang kanyang lolo ay hindi na yun maaring magbago pa. Wala na siyang magagawa pa kung hindi ang sumunod. Pagkatapos nitong kumain ay nagpaalam na ang matanda. Isasakay na nito ang mga hayop sa truck
upang dalhin at ibenta sa kabilang bayan. Niligpit naman niya ang kanilang pinagkainan habang nasa may likod naman niya ang binata. Pinapanood ang mga ginagawa niya. Pakiramdam tuloy niya ay bigla siyang nagkaroon ng isang bodyguard na nagmamanman sa bawat kilos niya. Matapos ng isang oras ay tuluyan nang umalis si Lolo Delphine kasama ang pinagkakatiwalaan nitong kaibigan. Naiwan ang dalaga sa salas kasama ang multo na walang ibang ginawa kundi ang panoori ng bawat galaw niya. Nakaupo siya sa may sofa nang hindi na niya matiis pa ang presensya ng lalaki na noon ay palutang-lutang sa ere na para bang lumalangoy sa isang swimming pool. Natampal niya ang sarili niyang noo dahil sa inis at naiiling na bumuntong hininga. "Pwede bang itigil mo na yung ginagawa mo?" sigaw niya. Mabilis na lumapit naman sa kanya ang binata. Ngunit sa paraang parang lumalangoy pa din. Pagkatapos ay pabagsak itong naupo sa tabi niya. "Akala ko hindi mo na ako kakausapin eh." Anito. "Iyon nga sana ang bala ko. Ano ba talagang kailangan mo ha? Para tigilan mo ng panggugulo mo sa akin." Mataray niyang tugon. Napatawa ang lalaki. Ngunit pagkuway biglang natahimik at sumiryoso ang mukha. "Tulungan mo ko. Hindi aksidente ang nangyari sa akin. Sinadya iyon at alam ko kung sino ang may kagagawan." Napatingin si Chloe rito. "Anong ibig mong sabihin? Ang sabi ni Lolo ay aksidente daw yun." Anya. Umiling ang binata. "Vehicular accident ang ikinamatay ng aking papa. Nawala ng preno, kagaya ng nangyari sa akin." Paliwanag nito. "Bakit naman may magtatangka sa buhay mo? May ginawa ka bang masama?" tanong ng dalaga. Ngumiti ng mapait si Mikael. "Hindi mo kailangang maging masama para may magtangka sa buhay mo. In fact, kahit wala kang gawin kung gusto ka nilang tapusin ay pwede. Lalo na kung malaki ang makukuha nila sa'yo kapag wala ka na." Anong ibig mong sabihin? Sinong nagtangka sa'yo?" Nagka-interes ng tanong ni Chloe. Napabuntong hininga ang binata bago sumagot. "Si Uncle Brian. Malakas ang kutob ko na siyang may kagagawa ng lahat." Tugon ni Mikael. "At noong nagpunta ko sa kanila kahapon, doon siya marahil o kung sino mang inutusan niya, nagkaroon ng pagkakataon para kalikutin ang preno ng sasakyan ko." "Teka, Uncle Brian, tiyuhin mo ang gustong pumatay sa'yo at sa anong dahilan?" Naguguluhang tanong niya. "Hindi tunay na kapatid ni Daddy si Uncle Brian. Ampon lang siya ni na Lolo." Tugon ng binata. Napailing-iling si Chloe. "Hindi sapat na basehan yan para pagdudahan ng tiyuhin mo." "Hindi lang naman yun eh. I remember nung binasa ang last will and testament ni Lolo. Nagwala si Uncle Brian dahil hindi niya matanggap na mas malaki ang nakuhang mana ni Daddy. Pinagbantaan pa niya noon ang aking ama na gagawin niya ang lahat para mabawi ang para sa kanya." Paliwanag ni Mikael. "Hanggang sa biglang ang namatay si Daddy." Lumungkot ang boses ng binata. "At first, kagaya mo, naisip ko rin baka hindi naman si Uncle Brian ang may kagagawa nun. Nagpunta pa ako sa kanila kahapon dahil may pag-uusapan daw tungkol sa Del Fuego Constructions na pansamantala siya munang hawak noon habang nasa kolehiyo pa ako. Hanggang sa maaksidente na nga ako, kapareho ng aksidente nangyari sa aking papa." Pagpapatuloy nito. "Coincidence? Hindi. Mas naniniwala akong planado ang lahat para burahin kaming mag-ama sa mundo." May bahid ng hinanakit ang boses ni Mikael. Hindi niya maiwasang maawa rito at malungkot na rin dahil sa gulong nangyayari sa pamilya nito. Napatingin si Chloe sa litrato nilang maglolo na nakapatong sa ibabaw ng kanyang lamisita. Sila, katamtaman lang ang pamumuhay nila ng kanyang Lolo Delphine, pero masaya sila. Pero sina Mikael, mayaman nga at sobra-sobra sa ari-arian, ngunit nagpapatayan naman. Sa muli niyang paglingon sa multo ay wala na ito sa tabi niya.
Hinanap pa niya ito at tinawag, ngunit hindi na niya ito nakita. Nagkibit balikat na lamang siya at iniwan ang notebook at ballpen sa lamiseta. Nagpunta siya sa kusina upang gumawa ng maiinom. Isang malamig at matamis na juice ang ginawa niya at kasalukuyan na niyang iniinom habang malayo ang tingin sa labas ng bintana. Mula sa pwesto niya ay kita niya ang kalye at ang pailan-ilang sasakyan at ang mga taong dumadaan dito. Nang sandali siyang matigilan dahil bigla na lang pumasok sa isip niya ang sinabi ng binata. Naalala niya ang tungkol sa aksidente at ang kagustuhan nitong mahuli ang salarin. Napatakbo siya pabalik sa sala. Naupo siya sa sofa at maingat na pinatong ang baso ng juice sa lamiseta. Hindi niya alam kung paano matutulungan ang manyak na multo na nanggugulo sa kanya ngayon. Sinabi nga nito ang pangalan ng salarin, ngunit mahihirapan pa rin sila na mahuli iyon dahil wala silang sapat na ebidensya. Hindi din naman sila magkakilala ng binata sa personal, kaya naman posibleng walang maniniwala sa kanya. Babae rin siya at nag-iisa pa. Malabong mahuli niya ang salarin kahit pa mapuntahan niya ang kinaroroonan nito. Baka kapag nagsumbong siya sa mga pulis at sabihing nakikita at nakakausap niya ang kaluluwa ni Mikael Del Fuego, ay mapagkamalan lamang siyang baliw. Napailing siya dahil sa dami ng mga negatibong bagay na posibleng mangyari ang pumapasok sa utak niya. Sinubukan niya iyong alisin sa pamamagitan ng pag-inom muli ng juice na ginawa niya kanina. Nahimasmasan naman siya ng kaunti, ngunit may agam-agam pa din sa loob niya. Napabuntong hininga siya tsaka tumayo upang ilagay sa lababo ang baso. Pagkatapos ay kinuha niya ang notebook at ballpen na nasa lamiseta. Umakyat siya sa kanyang silid at padabog na nahiga sa kama. Kinuha niya ang libro na nasa bedside table lamang niya at nagsimulang magbasa. Lumipas ang ilang oras ngunit hindi pa rin nagpapakita sa kanyang lalaking multo. Nagsisimula na siyang mag-alala at mag-isip ng hindi maganda. Naalala niya ang mga senaryo sa mga napanood niyang mga pelikula kung saan nag-aagaw buhay na ang katawang lupa nito, kaya naman nawawala na ang kaluluwa. Mayroon ding mga tagpo na bumalik na sa katawan nila ang kaluluwa nito, ngunit walang maalala kapag nagising na ito. Dahil doon ay napadapo ang paningin niya sa notebook na may mga impormasyon tungkol sa taong gumawa noon sa binata. Napahinga siya ng malalim, sabay kuha doon at upo sa kanyang table. Susubukan niyang gumawa ng sulat kung saan ilalagay niya ang mga impormasyon na binigay ni Mikael, ngunit hindi siya magpapakilala. Nagsimula siyang mag-type sa kanyang laptop. Sinalaysay niya dito ang lahat ng nangyari sa aksidente at nagkunwaring saksi siya sa pangyayari upang mas kapanipaniwala. Ipinadala niya ang sulat through email sa mga TV at radio stations at siniguradong hindi siya makikilala. Hindi sigurado ni Chloe kung mahuhuli ang Uncle Brian ni Mikael dahil sa ginawa niya. Pero naniniwala siya na ang mga kasong kagaya ng sa binata na isang anak ng may sinasabi sa buhay kapag inilabas sa telebisyon ay siguradong pag-uusapan ng media. Magkakaroon ng pagdududa sa tiyuhin nito at tiyak na magkakaroon ng imbestigasyon. Sumapit na ang gabi hanggang sa kanyang pagtulog, ngunit hindi pa din nagpapakita kay Chloe ang binatang multo. Ang sunod-sunod na pagtilaok ng manok ang nagsilbing alarm clock ni Chloe nang magising siya kinaumagahan. Kaagad siyang bumangon at nagpunta sa kusina upang maghanda ng kanyang almusal. Pagkakain ay nagpunta siya sa sala. Halos mapatalon siya sa gulat nang makita ang multong si Mikael na nakahiga sa sofa. Napailing siya at nagpatuloy na sa paglalakad. Nilapag niya ang tasa ng tsaa sa lamisita at pabagsak na naupo doon sa sofa. "Hoy, multong manyak, saan ka ba nagpupunta? Hindi mo tuloy nakita ang ginawa ko." Anya. Nagmulat ng mga mata ang binata at tumingin sa kanya. "Ano bang ginawa mo?" tanong nito. Ngumisi si Chloe na tila nagmamalaki. "Gumawa ako ng sulat na naglalaman ng mga impormasyon na binigay mo at pinadala ko sa mga TV networks." Tugon niya.
Ha? Paano naman makakatulong yun sa kaso ko? Tanong muli nito. Ipinaliwanag ni Chloe ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Umaliwala sa mukha ng multong lalaki. Napatayo ito at mabilis na nagpaikot-ikot sa ere habang tumatawa. Pagkatapos ay bigla na lang itong tumigil sa may harapan niya at hinalikan siya sa labi ng mabilis. Tulala naman siyang napanganga dahil sa ginawa ng binata na ngayon ay nagpapaikot-ikot na naman sa ere dahil sa tuwa. Tahimik na tumayo si Chloe mula sa kanyang pagkakaupo at patakbong nagtungo sa kanyang silid. Ilang minuto pa lang ang lumipas ay muli itong bumaba. Hindi niya pinansin ang binatang multo. Wala sa sarili si Chloe na lumabas sa likod bahay upang tignan at asikasuhin sana ang mga alaga nilang hayop sa kanilang taniman. Ngunit nakatayo lang siya sa may bakod at nakatulala sa kawalan. Nilapitan naman siya ni Mikael at ilang beses na kumaway sa harapan niya. Nagulat siya at bahagyang napahakbang palikod. Ano bang problema mo, ha? Angil niya. Kanina ka pa kasi tahimik at tulala. Ikaw, anong problema mo? Nakawising nika nito. Nag-init naman ang ulo ni Chloe dahil sa tinura ng lalaki. Hindi mo talaga alam kung anong problema ko? Hinalikan mo ako. It was my first kiss and you stole it. Sigaw niya. Napatawa si Mikael at itinaas ang dalawang mga kamay sa ere. Come on, natuwa lang ako kanina, hindi ko naman alam eh. Saad nito. Sinamaan niya ito ng tingin ngunit hindi na nagsalita pa. Kinuha na lamang niya ang pakain sa mga hayop at isa-isang pinuntahan at pinakain ang mga ito sa kani-kanilang mga kulungan. Pinapanood lang naman siya ng multo na nakalutang sa ere at nakasunod sa kanya. Matapos ng magpakain ng mga alagang hayop ay naglinis na rin siya sa paligid ng farm. Nang matapos ang kanyang mga gawain ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Pagod siyang naupo sa sofa habang pinapatong ang mga paa sa lamiseta na nasa gitna. Tumabi sa kanya si Mikael ngunit hindi niya ito tinapunan ng atensyon. Patay-mali siya lamang siya habang nagpapahinga. Binuksan niya ang telebisyon at nagulat na ibalita dito ang tungkol sa aksidenteng naganap sa kalye na malapit sa kanila. Sinabi dito na wala pa ring malay hanggang sa ngayon ang biktimang si Mikael Del Fuego at iniimbestigahan na rin ng mga pulis kung ano ang posibleng dahilan ng aksidente. Hindi naman niya maiwasang malungkot at mapatingin sa katabi niya na ngayon ay seryoso nang nakikinig sa balitang tungkol sa kanya. One of these days ay mababasa nila ang sulat na ipinadala ko. Nasisiguro kong magbabayad ang Uncle Brian mo sa ginawa niya sa inyo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Matatapos din ang kaso mo. Pagpapalakas niya sa loob ng binata. Alam ko, hindi ko lang maiwasang magalit. Dahil sa taong iyon nandito ako ngayon, pag-alagala na parang ligaw na tuta. Anito, naiintindihan niya ang nararamdaman ng binata. Hindi niya ito masisisi kung magalit man ito o magdamdam dahil hindi biro ang hirap na kinakaharap nito ngayon. Sinabi din nito ang dahilan kung bakit nawala ito kahapon. Iyon ay dahil sa nagkaroon ng komplikasyon ang katawan nito at nakaramdam ito ng kakaibang sakit na hindi daw nito maipaliwanag. Pero at least buhay pa ako at may pag-asa pang makabalik. Pinatay niya ang telebisyon at nagsimulang magtanong ng mga bagay na tungkol sa binata upang aliwin ito. Masaya namang nagkwento si Mikael sa kanya at maganang sinasagot ang lahat ng kanyang mga tanong. Inabot sila ng hating gabi sa pagkwekwentuhan. Hanggang sa kanilang pagtulog ay may pailan-ilan pa ding mga tanong at bagay na lumabas sa kanilang mga bibig bago sila tuluyang kainin ng antok. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Chloe. Bahagya siyang nagtaka dahil hindi siya ginising ni Mikael. Bumangon siya kaagad mula sa kanyang kama at nagpunta sa banyo upang maglinis ng sarili. Pagkatapos ay bumaba siya at nagpunta sa kusina. Ngunit napatigil siya nang makita ang mga lumilipad na plato sa ere. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paamoy ang masarap na aroma ng pagkain na nakahain na sa lamesa.
Hindi tuloy niya maiwasang matigilan at panoorin na lamang na kumilos ang binata na noon ay kasulukuyang nagluluto. Good morning, Chloe. Bati nito. Kumain ka na. Hindi siya makagalaw at hindi niya maintindihan ang kakaibang pagbintig ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay may libo-libong boltahe ng kuryente ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahilan ng kilig, saya at pagtataka na namuo sa kanyang dibdib. Nilapitan siya ng binata at marahan siyang tinulak palapit sa pagkainan. Pinaghila pa siya nito ng silya at inalalayan pang makaupo na sobrang nagpalakas ng pintig ng puso niya. Kumain ka na. Multo ako pero marunong pa rin naman ako sa mga gawaing bahay, lalo na sa pagluluto. Anito. Baka may laso nito. Anya. Napatawa naman ang binata. Hindi ako mamamatay tao. Gusto pa kitang puntahan at mahawakan kapag nagising na ako. Anito. Sinamaan naman niya ito ng tingin. Manyak ka! Angil niya. Tinawanan lamang siya ng binata at nagsimula na muling lumangoy-langoy sa ere ng pabalik-balik na parabang nasa isang swimming tournament ito. Napailing na lamang siya dito at nagsimula ng kumain. Siya na din ang nagligpit ng lahat ng ginamit ni Mikael at naglinis ng kusina. Pagkatapos ay pareho silang naupo sa may sofa sa harapan ng telebisyon. Binuhay niya iyon at nilipat sa channel kung saan may pinapalabas ng balita. Nagbabakasakali sila na may update na tungkol sa pagkakadisgrasya ni Mikael. Naghintay sila ng ilang minuto ngunit walang pinapalabas sa telebisyon. Bagsak ang mga balikat nila dahil sa panghihinayang. Sinubukan naman ni Chloe na pag-aanin ang sitwasyon dahil naaawa siya sa binata. Nilabas niya ang isang Scrabble board at niyayang maglaro ang binata. Hindi na rin niya pinatay ang telebisyon para marinig o makita nila agad ang balita. Naaliw ang dalawa sa paglalaro lalo na at nagkakadayaan pa silang dalawa. May pagkakataon kasi na bigla nilang mawawala si Mikael at lilitaw din naman matapos ng ilang minuto. Naghahanap pala ito ng mga words sa mga libro upang may maisagot at maidugtong sa board. Sa bandang huli ay napuno na ng tawanan ang buong salas dahil sa kakulitan ng binata. Tapos na silang maglaro at kasalukuyan na silang nakahiga. Si Chloe ay komportableng nakahiga sa malambot na sofa, samantalang nakahiga naman at lumulutang sa ere si Mikael. Nagkwekwentuhan silang dalawa tungkol sa iba't ibang mga bagay hanggang sa pareho silang napaupo nang ipalabas sa TV screen ang isang balita. Puno ng kaba at pag-asa ang kanilang mga mata habang nag-aabang ng sasabihin ng reporter na nasa TV. Pareho silang umaasa na magiging matagumpay ang paraang ginawa ni Chloe upang matulungan ang kawawang multo na si Mikael. At nang ilabas na nga ng tagapagbalita ang screenshot ng sulat ng kanyang ipinadala, napatayo siya dahil sa saya, gulat at kaba. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya nang sabihin ng reporter na natanggap nila ang email sa isang anonymous witness. Tinawag pa si Chloe bilang secret angel dahil walang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Nagsimula na ding paulanan ng iba't ibang mga katanungan ang tiyuhin ni Mikael na mariing itinatanggi ang pagkakasangkot sa aksidente ng binata. Sinabi pa ng lalaki na may gusto lamang daw sumira ng kanyang pangalan dahil hindi daw nito iyon magagawa sa sarili nitong pamangkin. Dahil sa mga kasinungalingan at pagtatangging sinabi ni Brian Del Fuego na tiyuhin ni Mikael sa balita, ay hindi niya maiwasang malungkot para sa binata. Tumingin siya dito, bakas sa mukha ng lalaki ang gulat at panlulumo. May kung ano namang bagay ang biglang kumurot sa puso niya habang pinagmamasdan ang kawawang multo. Salamat. Anang binata sabay lingon sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dito. Walang anuman, isa pa ay hindi naman ako gaanong nakatulong. Walang silbi ang ginawa ko dahil magaling magsinungaling ang tiyuhin mo. Saad niya. Hindi tumugon si Mikael kaya naman nilingon niya ito. Ngunit nagulat siya na bigla na lang siya nitong hatakin at yakapin.
on niya napatunayan na may mali talaga sa puso niya dahil sa biglang pagbilis ng tibok nito. Nag-init din ang kanyang mukha at halos hindi na makahinga dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman niya. Ang akala niya ay hindi maaaring mahawakan at maramdaman ng mga multo. Pero bakit pakiramdam niya ay para bang may buhay ang taong yumayakap sa kanya ngayon? Ramdam niya ang init ng hininga nito. Dahan-dahang kumalas sa pagkakayakap sa kanya ang binata at tinignan siya sa kanyang mga mata. Ngumiti ito ng napakatamis na tila lalong nagpawala ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay sasabog na ito dahil sa lakas ng pagkabog. Salamat, Chloe. Anito. Hindi siya nakasagot, nag-iwas siya ng tingin at mabilis na lumayo sa lalaki. Nagpunta siya sa kusina at kumuha ng maiinom. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at pakiramdam niya ay uhaw na uhaw siya. Ginawa ko lang ang nararapat. Tugon niya. Narinig niya na tumawa ang binata ngunit hindi na niya iyon pinansin. Isang payak ng ngiti naman ang bumalatay sa kanyang mga labi nang tumalikod siya upang ilagay ang baso sa may lababo. Hindi man niya aminin ay malakas talaga ang epekto ng binata sa kanya. Bumalik siya sa salas at naupo sa pwesto niya kanina. Ano na ang plano mo? Paano mo mapapatunayan na ang tiyuhin mo ang may kagagawa ng aksidenteng nangyari sa iyo? Tanong niya. Napailing naman ang binata. Hindi ko alam. Tila nawawalan na ng pag-asa na bulong nito. Napakunot noo si Chloe. Wala bang saksi sa mga kasamaang ginagawa niya? Kung sana ay may matibay tayong ebidensya, tiyak na mauhuli natin siya. Aniya. Nagkibit balikat ang binata ngunit hindi naman siya binigyan ng kasagutan. Napahinga na lamang siya ng malalim sabay tayo at akyat sa itaas. Nagpunta siya sa kanyang silid upang humiga sa kama. Sumunod sa kanya si Mikael at nakihiga rin sa tabi niya. Lumayo ka sa akin, wala akong tiwala sa iyo. Baka kung ano na naman ang gawin mo sa akin. Taboy rito ng dalaga. Tinawanan lang siya nito, ngunit hindi naman umalis sa tabi niya. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata, ngunit makailang segundo lang ay naramdaman niya ang paghaplos nito sa buhok niya. Banayad at mabagal ang paghaplos nito sa kanyang ulo na talaga namang nagpaantok sa kanya. Naalala pa niya na palaging ganoon ang ginagawa ng kanyang lolo sa kanya noong bata pa siya. Sa pagbabalik ng kanyang masasayang alaala ay ang pagkahulog din niya sa mundo ng panaginip. Nagising siya dahil sa pagtunog ng kanyang alarm clock. Nagtataka naman siyang bumangon dahil wala naman siyang naaalala na nag-set siya ng oras kaya naman kunot ang noong pinatay niya yon. May napansin siyang papel sa may lamisita kaya naman tuluyan na nga siyang tumayo at lumapit doon. Isa iyong sulat na ginawa ni Mikael para sa kanya. Napaupo siya sa kanyang kama nang maramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod habang binabasa ang nilalaman ng liham. Para sa maganda at bibong babae na si Chloe, gusto kong magpasalamat sa tulong mo. Malaking bagay iyon upang mahuli ang may gawa nito sa akin. Kahit pa wala pa iyong kasiguraduhan. Hindi ko alam kung ang Diyos mismo ang nagdala sa akin sa iyo. Kung tadhana ba o nagkataon lamang na ikaw ang nakilala ko noong mga oras na nalilito at natatakot ako sa nangyari sa akin. Pero alam mo ba, masaya ako at ikaw ang nakasama ko noong mga panahong nag-iisa ako. Natatandaan ko pa kung paanong magtaka ang maganda mong mukha noong nakita mo ko sa kusina. Kung gaano kakatapang nakunin ang kutsilyo para ipanakot sa akin. Humihingi din ako ng tawad kung natakot kita at nawalan ka ng malay. Hindi ko sinasadya iyon. Pero hindi ako hihingi ng tawad noong hinalikan kita at pumasok ako sa loob ng banyo. Hayaan mo balang araw ay magagawa ko din iyon gamit ng sarili kong katawan. Sumulat ako dahil gusto kong ipagbigay alam sa iyo na kapag hindi mo na ako makita sa oras na magising ka, ay isa lamang ang ibig sabihin noon. Posibleng nakabalik na ang kaluluwa ko sa katawan ko o maaaring wala na ako.
Pero ito ang tatandaan mo. Masaya akong nakilala kita. Sana lang may pagkakataon pa tayong dalawa na magkwentuhan, magtawanan, magkulitan kagaya noon. Hindi ako titigil sa pakikiusap sa may kapal hanggang sa dingkin niya ang panalangin ko. Salamat, Chloe. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mikael. Hindi niya namalayan na kanina pa palang tumutulo ang kanyang mga luha. Alam niya na iilang araw pa lamang ang napagsasaluhan nila ng binata. Ngunit nakabuo na sila ng kakaibang relasyon nang hindi nila napapansin. Sa unang pagkakataon kasi ay naramdaman niya ang pagkakaroon ng isang kaibigan. Naranasan niyang sumaya at kumilos na walang inaalalang panghuhusga. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin sa rilos na nakasabit sa may pader. Pasado 2:00 pa lamang ng hapon, may oras pa siya upang puntahan ang binata. Mabilis siyang kumilos upang maghanda at magbihis. Kinuha niya ang kanyang wallet at walang pag-aalinlangan na lumabas ng bahay at nagpunta sa sakayan. Isang pribadong hospital na ka-admit ang binata. Hindi niya maiwasang manliit nang makarating na sa harapan ng gusali. Pero dahil sa tindi ng kanyang paghahangad na makita si Mikael, ay naglakas loob siyang pumasok sa loob at nagpunta sa nurse station. Kaibigan po ako ni Mikael Del Fuego. Dadalawin ko po sana siya. Anya nang tanungin ng nurse ang kanyang pakay. Akala niya ay mahihirapan siya na makapasok at madalaw ang binata. Dahil pang mayaman ang ospital, ngunit nagkamali siya. Nakangiting sinabi sa kanya ng nurse ang numero ng silid na kinaroroonan ng binata. Lustakbuhin niya ang pagpunta sa elevator upang sumakay doon. Sa 5th palapag siya nagpunta, hinanap niya doon ang numero na sinabi sa kanya ng receptionist. Nag-aalinlangan pa siya na pumasok sa loob dahil natatakot siya na baka hindi siya payagan ng pamilya nito. Pero nilunok niya lahat ng takot na nararamdaman niya at buong tapang na kumatok. Isang magandang babae na may mahabang buhok ang nagbukas ng pintuan. Sinalubong siya nito ng matamis na ngiti at tinanong kung ano ang kailangan niya. Sinabi naman niya na kaibigan siya ng binata, dahilan ng pagpapatuloy nito sa kanya. Malayo ang Mikael na nakasama at nakita niya sa binatang nakahiga sa kama. Balot ng benda ang kaliwang kamay at ulo nito. May kung ano-ano pang mga aparato na nakakabit dito na mas nagpatindin ng awang nararamdaman niya. Ako si Shaina, kababata ni Mikael. Maari bang malaman ang pangalan mo? Ngayon na kasi kita nakita. Anang magandang dalaga. Napayuko naman siya. Bago lang kaming nagkakilalang dalawa. Anya. Napatango naman ang dalaga. Naiintindihan ko. Sa ngayon ay maayos na daw ang lagay niya, sabi ng doktor. Any moment daw ay maaari na siyang magising. Nagkataon pa na may Good Samaritan na tumulong na mahuli ang may gawa niyan sa kanya. Saad ni Shaina. Hindi na siya nagsalita pa. Pinagmasdan na lamang niya ang binata habang paulit-ulit na hinihiling na magising na ito. Hindi na rin naman siya nagtagal pa doon. Nagpaalam na rin siya na uuwi na. Nagpasalamat naman sa kanya ang dalaga at hinatid pa siya nito sa may pintuan. Pilit na ngiti lang ang naisukli niya dito dahil sa hindi niya maipaliwanag na kirot na gumuhit sa kanyang dibdib. Bagsak ang balikat na umuwi si Chloe. Masaya siya na makita at malaman na maayos na ang lagay ni Mikael. Pero hindi niya maintindihan kung bakit may lungkot pa rin siyang nararamdaman. May kung anong bagay ang bumabagabag sa kanya na nagdudulot ng pagkirot ng kanyang puso. Upang mahimasmasan ay naligo na lang siya. Pagkatapos ay nagluto na siya ng kanyang hapunan at kumaing mag-isa. Hindi naman niya maiwasang maramdaman ang kanyang pag-iisa ngayon, lalo na wala na ang presensya ng binata sa paligid. Namimiss niya ang kakulitan nito at paglalangoy nito sa ere. Pakiramdam niya ay isa siyang bata na iniwanan ng taong mahalaga sa kanya. Dahil doon ay umiiyak siyang umakyat sa kanyang silid at nahiga sa kama. Maga ang kanyang mga mata nang magising siya kinaumagahan. Tamad siyang bumangon at bumaba papunta sa kusina upang magluto ng almusal. Binuksan din niya ang TV upang sumagap ng balita tungkol sa kaso ni Mikael.
Hindi naman siya nagkamali dahil ilang minuto pa lamang ay ipinalabas na dito ang pagkakaaresto kay Brian Del Fuego. Napatunayan itong guilty ng mga pulis sa isinagawa nitong imbestigasyon ng suriin nila ang dashcam mula sa bumanggang sasakyan ni Mikael. At nang wala na itong maisagot sa mga katanungan ng mga pulis, ay kusa na itong umamin sa kasalanan. Maging ang aksidente ng nakatatanda niyang kapatid na si Rafael Del Fuego ay inamin din ito. At ang pinakamagandang balita ay pagkakagising ni Mikael mula sa comatose state. Umagos ang mga luha niya nang makita sa balita, nagising na ang binata. Kagabi pa daw ito nagkamalay ngunit ngayon lamang pinayagan ang mga tagapagbalita na makapasok sa ospital. Nagpasalamat siya sa may kapal dahil naging maayos na ang lagay ni Mikael ngunit hindi din niya maiwasan na hindi makaramdam ng lungkot. Pagkatapos kumain ni Chloe ay naghanda kaagad siya upang dalawin ang binata sa ospital. Nagdala siya ng mga bulaklak na pinitas pa niya mula sa kanilang taniman. Sabik na nagtungo sa silid na kinaroroonan nito. Malayo ang tanaw ni Mikael sa labas ng bintana. Kagabi pa siya nagkamalay at ayon sa mga doktor na sumuri sa kanya ay maayos na ang kanyang lagay. At ang unang balitang bumungad sa kanya ngayon ay ang pagkakaaresto ng kanyang Uncle Brian sa kasong murder at attempted murder. Ang pag-amin nito sa krimeng ginawa. Totoo, was ang kanyang kasiyahan dahil sa wakas ay nabigyan na ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang ama. Ngunit para bang may kakaiba sa kanya mula nang siya ay magising, tila may hinahanap siya na hindi maintindihan. Tila may hinahanap ang kanyang puso na hindi matagpuan. Parang may kulang na kung ano. Nakaupo si Mikael at nakatanaw sa may bintana nang pumasok si Chloe sa loob ng silid nito. Wala itong ibang kasama. Dahan-dahan siyang lumapit rito at lakas loob na tumikhim upang agawin ang atensyon nito. Lumingon sa kanya ang binata. Ngumiti siya. Sino ka? Anong kailangan mo? Kaagad na tanong ng binata. Mga salitang tila karayom tumusok sa kanyang puso. Napayuko siya. Isa ako sa mga residente sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Nandito ako upang kamustahin ka. Sabi niyang pinipigilang pumiyok ang boses. Saka lamang umiti ang binata. Mabuti na ako, salamat. Tugon nito na mataman siyang pinagmamasdan. Matanong ko lang, nagkita na ba tayo noon? Tanong pa nito. Umiling siya. Hindi pa. Pagsisinungaling niya. Hindi na siya naaalala pa ni Mikael, hindi na nito naaalala pa ang kanilang pinagsamahan at wala na rin saysay pa na ipalamrito kung sino siya gayong hindi naman siya nito maalala. Isang bagay na tila dumudurog sa kanyang puso. Inilagay ni Chloe ang mga bulaklak sa vase at mabilis na nagpaalam kay Mikael na aalis na. Baka kasi pag magtagal pa siya doon ay hindi na niya mapigilan pa ang mga luha na nagbabadya ng bumagsak mula sa kanyang mga mata. Nagmamadali siyang lumabas ng silid, ngunit hindi naman niya sinasadya na makasalubong si Shaina. Binati pa siya ng dalaga, ngunit hindi na niya ito pinansin at tumakbo na lamang siya paalis. Natigilan si Mikael nang biglang may sumundot sa kanyang puso na lumabas ng silid ang babaeng bumisita sa kanya, kasabay ng pagdaloy ng mga alaala. Salamat, Chloe. Hanggang sa muli nating pagkikita. Tila pa ulit-ulit bang umalingaw-ngaw sa isip ni Mikael ang pangalang Chloe. 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 Ah! Natigil siya sa pagtawag sa babae nang biglang kumudlit ang matinding sakit sa kanyang ulo. Bigla ring pumasok sa silid ang kababata niyang si Shaina at nakitang sapo niya ang ulong nananakit. Pagdating ni Chloe sa bahay ay naabutan niya ang kanyang lolo Delphine na nakatayo sa may gate at hinihintay siya. Nakalagay pa sa bewang ang mga kamay nito at nakasimangot na nag-aabang sa kanyang pagdating. San ka galing bata ka? Nag-alala ako sa'yo ah! Singhal nito sa kanya.
Mabilis naman siyang lumapit dito sa bayakap ng mahigpit sa matanda. Dito ay hindi na niya mapigilang mapaiyak dahilan ng pagtataka ng kanyang lolo. Niyakap din siya nito habang hinahagod ang kanyang likuran. Magkasabay silang pumasok sa loob ng matanda. Tinatanong siya nito kung anong nangyari noong wala siya at kung bakit siya umiiyak. Wala rin naman siyang maibigay na maayos na kasagutan. Lumipas sa mga araw at wala na siyang nasagap na balita tungkol kay Mikael. Sinusubukan din naman niya itong kalimutan sa pamamagitan ng pangungumbinsi sa kanyang sarili na panaginip lamang ang lahat na nangyari. Kasalukuyan siya ngayon kumukuha ng pagsusulit para sa scholarship sa university na kanyang papasukan. Hinatid siya dito ng kanyang lolo at matyaga din siyang hinintay nito sa labas. Matapos ang isang oras ay kabado niyang pinuntahan ng kanyang lolo Delphine na naghihintay sa may gazebo sa harapan ng admin's office kung saan siya kumuha ng pagsusulit. Sinalubong naman siya ng matanda ng isang ngiti na tila sinasabing ipinagmamalaki siya nito. Nagpunta silang maglolo sa isang restaurant para doon kumain ng pananghalian. Pagdidiwang na rin daw nila iyon dahil sigurado daw ang matanda na makakapasa siya sa pagsusulit. Dalawang araw mula nung kumuha si Chloe ng exams, ngayon ay kabado silang maglolo na nag-aabang sa tabi ng telepono ng tawag mula sa paaralan. Hindi naman tumigil sa pagpapalakas ng kanyang loob ang matanda dahil palagi nitong sinasabi na makakapasa siya at makakapasok siya sa prestihiyosong eskwelahan na iyon. Matalino siya at likas na maabilidad. Hindi siya sumasablay sa pagbibigay ng karangalan sa kanyang lolo sa tuwing magtatapos ang school year. Palagi niyang nasusungkit ang unang karangalan na talaga namang ipinagmamalaki ng kanyang matanda. Makalipas ang halos dalawang oras na paghihintay, ay sa wakas ay tumunog na din ang telepono. Mabilis naman iyong sinagot ni Chloe habang nasa tabi naman niya ang matanda. "Hello?" Anya. Bumalatay ang saya sa kanyang mukha nang sabihin sa kanya ng boses ng babae mula sa kabilang linya ang magandang balita. Niyakap naman niya ang kanyang lolo na matyagang naghihintay sa kanyang tabi habang binabalita na nakapasa siya sa pagsusulit. Makakatanggap siya ng full scholarship sa pinapangarap niyang paaralan. Dahil doon ay wala na siyang poproblemahin pa sa tuition fee at iba pa sapagkat may matatanggap din siyang allowance buwan-buwan. Hindi na kailangan ng kanyang lolo na sikaping makabenta ng alagang hayop at pananim para lang may maipangtustos sa kanyang pag-aaral. Isang oportunidad na makakatulong sa kanila upang balang araw ay makaangat at maabot ang kanyang mga pangarap. Gamit ang luma nilang sasakyan ay hindi siya nahiyang ihatid siya sa paaralan ng kanyang pinakamamahal na lolo. Suportado siya nito at pinabaunan pa ng pagmamahal bago siya tuluyang pumasok sa loob ng eskwelahan. Malaki at magara ang buong paaralan na labis niyang ikinatuwa. Medisina ang napili niyang kurso dahil sa kagustuhan niyang maging manggagamot balang araw. Alam niya na mahawang paglalakbay ang susuungin niya, pero desidido talaga siya at suportado naman siya ng kanyang lolo. Dahil sa laki ng paaralan ay nahirapan pa siyang mahanap ang kanyang classroom. Ang upuan na nasa gilid ng bintana ang napili niyang pwesto. "Miss, may nakaupo na ba dito?" Anang boses ng lalaki mula sa kanyang gilid. Sandali naman siyang natigilan nang lingunin niya ang may-ari ng boses na iyon. Tumambad sa kanya ang maamong mukha ng binata na pilit niyang kinakalimutan. Si Mikael Del Fuego. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at saka umiling bilang tugon sa katanungan nito kanina. "Kamusta? Ang tagal na nating hindi nagkikita. Ikaw yung babae na dumalaw sa akin noon sa ospital, hindi ba?" Anito. Napatango siya. "Oo, ako nga. Mabuti naman at maayos ng lagay mo." Kanyang tugon. "Ako nga pala si Mikael." Sabi pa nito sabay lahad ng kamay sa kanya. Nagdadalawang isip man ay tinanggap niya ang nakalahad na palad nito. "Chloe," sambit niya. "Alam ko." Anang binata na nagpatigil sa kanya. Sa pagkakaalala niya ay hindi naman niya sinabi ang pangalan niya dito noong dumalaw siya sa ospital. Maging noong nagtanong si Shaina ay tumanggi siyang magpakilala. Kaya naman buong pagtataka niyang tinitigan ang binata. "Paano mo nalaman?" tanong niya.
Tinuro naman ng binata ang suot niyang ID. Nabasa ko. Anito na dahilan ng pagkakadismaya niya. Tumango na lamang siya bilang tugon dito at muling tumingin sa kalangitan sa itaas. Gusto niyang tampalin ang sarili dahil umaasa siya na maaalala pa siya ng binata. Gusto niyang hampasin ang kanyang dibdib dahil sa muling pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Gusto niyang kastiguhin ang sarili dahil sa nararamdaman niyang pangungulila dito. At gusto niyang umiyak dahil sa halo-halong emosyon na naglalaro sa kanyang isip at puso. Hindi na napigilan pa ni Chloe ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Kaya naman tumayo siya at patakbong lumabas ng silid. Nagpunta siya sa banyo upang doon ilabas ang nararamdaman niya. Akala niya ay nakalimutan na niya ang binata. Ngunit bakit umiiyak pa rin siya ngayon? Akala niya ay maayos na siya pero bakit nasasaktan pa rin siya ngayon? Wala naman silang naging relasyon pero bakit umaasa siya ngayon? Isa lang ang alam niyang kasagutan. Mahal niya si Mikael. Mahal niya ang binata kahit hindi siya nito naaalala. Nagtungo siya sa rooftop para sumagap ang sariwang hangin at para na rin makapag-isip kung ano ang dapat niyang gawin. Nandito ka lang pala. Anang boses mula sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Boses pa lang ng lalaki ay nakikilala na niya. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ikaw? Tugon ni Mikael. Napatingin siya rito nang magtama ang kanilang mga mata at nakita niya ang panginilid ng luha ng binata. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naitakip niya ang dalawang kamay sa kanyang bibig dahil pakiramdam niya ay mapapabulala siya ng iyak. Kailangan ko ang babaeng madalas akong tawaging multong manyak. Nakangiting wika ng binata kasabay ng pagtulo ng mga luha nito. Naaalala ka nito, Chloe. Anito at itinuro ang dibdib sa tapat ng kanyang puso. Kahit makalimutan ka ng isip ko, lagi ka maaalala ng puso ko. I love you, Chloe. Mahal kita at kahit kamatayan ay makakaya kong tawirin, makasama lang kita. Madamdaming pag-amin ni Mikael. Hindi na niya napigilan ang pagbugso ng kanyang damdamin. Napabulala siya ng iyak at napayakap ng maigpit sa binata. Mahal din kita, Mikael. Mahal din kita. Umiiyak na sabi ng dalaga. Ilang sandali silang nasa ganoong ayos. Maya-maya pa marahang kumalas si Mikael. Hindi ba sinabi ko na gagawin kong muli ang ginawa ko noon sa'yo? Sa oras na bumalik na ang kaluluwa ko sa katawan ko? Ito na yun. Nakangiting wika nito. Napalunok siya ng hawakan ng binata ang kanyang mga pisngi at walang pag-aalinlangan na nilapat ang labi nito sa kanyang mga labi. At binigyan siya ng maalab at mapagmahal na halik na malugod naman niyang ginantihan. Akala niya ay imposibleng mangyari ang bagay na nangyari na sa kanila ni Mikael. Pero talaga nga yata na malakas sila sa Panginoon dahil dininig nito ang mga panalangin nila na muli silang pagtagpuin. At sa pagkakataong iyon ay titiyakin na nila na susulitin at gagawin nila ang lahat ng bagay na magkasama hanggang sa habang buhay.